And the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David. They were sore displeased. Okay na po yan. Let's pray. Bakit naman, salamat sa mga salita Panginoon na patuloy namin. May kailangan kami inaaral nito, Lord, at nag-aaralan sa buhay, Panginoon. Tulungan niyo po lagi kami sa pag-unawa at sa pagsalo, Lord, sa pagtanggap ng inyong mga salita, Panginoon. Ay, natanggap namin sa Brother Jess, makunta pa lang. At ang mga inaakay, Panginoon, mga naligtas, Lord, kahapon, Lord, si Rona, Panginoon, we pray na siya pa yung magkapatuloy, basahin yung Bible niya, Lord. Ganyan po si Kevin, Lord, at ang atin naman, mag-meet ulit kami, Lord, para pag-usapan pa, kailangan niya pag-usapan, makakilala niya sa mga ligtas, Lord, po siya, Lord, Panginoon. Gawaan niya po, Lord, ang inaakay namin. Ganoon din po kami sa mga pinagdadaan at, Panginoon, pabaho, sa personal, Panginoon, mga sa aming ministry, Panginoon, kayo pong mauna lagi. Kaya po yung encourage sa inyong mga salita, Panginoon, at matuto at especially apply mga ginagawa sa uluin ng Panginoon, matuto ang bawat isa at magkapatuloy kami. Yan din po sa mga pag-aaral ng mga estudyante, Panginoon, makalusugan, Lord, si Mother, Lord, ingatan niya po siya, Lord, at makita niya rin paano siya makalagaan ng kanyang kalusugan. Makasama rin namin sila madalas si Ate Mina, Panginoon, kayo muna natin. In Jesus' name, pray. Amen. Ngayon, makapun na po. Whew! Basta kayo. Antok na ako, ngayon pa lang. Anyway, okay. So, last week, ang tema po niyan ay, ano, di ba? Actually, medyo tumalon pa yun dito. Kung maalala nyo, last week, okay, sinong bida last week? Siyempre, si Jesus, di ba? Tsaka yung donkey. Hindi. Pero medyo, may nag-share pa sa Facebook kung bira, yung donkey lang daw yung merong cross sa likod. Ha? Ganun. Donkey may cross sa likod. Totoo ba yun? Anyway, whatever. Pero, yun daw eh. Anyway, so, bida rin yung donkey, pero yung donkey is hindi masyadong kilalang hayop pagdating sa statue, di ba? Pero yun ang sinakya niya, denoting ng kanyang humility. Okay, ngayon, ito na tayo ngayon, nung siya nag-entrance, so medyo triumphal entry tawag doon, no? So, triumph, pag sinabing triumph, pagumpay. Okay? Or especially, ang tawag dyan, medyo, ano ba yan? Yung parang galante or something. Glorious, okay? Kasi nga, ang daming pumuli siya. Kinilala siya kahit papano, kahit hindi ganun, lalo na gobyerno. Hindi naman siya kinilala ng gobyerno, di ba? Pero ito siya mga tao ay, nakita natin na siya ay kinilala, ginalang siya, binigyan siya ng respeto. Okay? So medyo alalahanin niya ang part na yan kasi later, makikita natin pag siya pinako, the same people yun. Marami doon na babaliktad. Okay? So ngayon, ano nangyari una? Okay, dun sa ibang gospel, iba-ibang ano nito eh. Iba-iba ang timing. Pero sigurado tayo nangyari dito. Ano nangyari dito? Ano, nabasa nyo? Pupunta siya sa temple. Alam nyo na ba yung temple? Yung temple, yung parang place of worship nila na malaki. Okay. Ano yun? Ano? Pag nung nasa ang boss. Basta yung temple nila ay yung place of worship nila, pero medyo malaki yun kasi yun ang iunan, yung ginawa ni Solomon, pero nasira yun, tinayo ulit ni Zerubbabel, okay, ni Ezra. Tinulungan siya ni Joshua, ni Ezra, Zechariah yung preacher doon, tsaka si Haggai. Pero yun ay hindi na nasira, medyo nasira ng konti, so, inayos ni Herod, okay. So yung temple nila ng time na to, pangalawang temple na yun, okay. At sila ay nasa Jerusalem yan, okay? Capital ng Israel or Judea din, ang time nila. Okay? So, yung time na yon ay na under Roman rule sila. Okay? Sila ay pinamumunuan ng Roman. So, nasakop sila. So, sila under sila. So, pero binibigyan sila ng konting kalayaan pagdating sa pagsamba. Okay? Nay. Okay? So ngayon, ano nangyari? So actually, isa to sa mga tagpo na sabihin natin, ano,
medyo ano rin to, controversial, especially sa panahon natin ngayon, maraming nagpo-portray. Okay, makinig, Peter. Alisin mo yan. So, si Jesus, okay, pinoportray ng mga, napanood nyo yung greatest story ever told, no, Catholic ka na gano'n eh. About Jesus, long hair si Jesus, o yung palang, mali na. Tapos yung, yun nga, si Peter, you are the rock. Mali na naman, di ba? So, ito rin, no? Pag napanood nyo yun, ang ginawa ni Jesus doon, mayroon table, diba? Ito yung table. Yan, hindi ko yung table. Kumain ito yung table. Eh, ginanyan niya lang, oh. Eh, hindi pa natumba. Ginanun lang. Okay? So, sobrang mali, no? So, makikita natin dito, ang overthrow talagang ginanun, okay? Huwag tayo mag-sample dito. Pero, sabi dyan, over to the tables and the money changers and the seats of them that sold. Hindi po kompleto to sa Luke. Mas maganda, sinabi dun talaga na gumawa pa siya ng mga pamalo. No? Scourge. So, ibig sabihin, oh, pinaghataw niya, okay? At pag gumagawa ka nun, hindi yung biglaan lang. Sabi ng iba, hindi, biglaan lang, nagalit talaga siya eh. So, hindi, mali yun. Ibig sabihin ito, talagang pinag-isipan niya yun. Habang, ano niya, gumawa siya ng pamalo, at talagang pinagpapalis niya. So, galit na galit siya ng time na yun. Okay, kaya hindi tayo dapat na bibigla sa wrath of God, sa end times, okay? Sa magulang natin. No, tinatay, masama ito kasi hindi siya katulad ni Jesus na napaka-loving ni Jesus, di ba? Ganun ba yun? So, loving si Jesus, pero siya ay nagagalit din. Okay? Kaya nakita natin dito. At bakit siya nagalit? Nakikita natin. Okay? So, again, ang mga pinagtatapon niya, saan siya galit? Sa lahat ng tao ba? Hindi naman. Diba? Sabi dyan, yung tables, money changers of seed that sold doves. Okay? So, mga nagbebenta. Okay? Masama bang benta? Hindi naman. Mayroon. Ano yung masama dito? Eh, nagbebenta dun sa... Dun sa lugar. Okay, mamaya, malilinaw pa yan. Tingnan nyo. May sinabi siya, and said to them, it is written, my house shall be called the house of prayer. Okay? But ye have made it a den of thieves. So again, yung sinasabi ng iba para pasinungalingan, yung alam mo na, mini-misinterpret nila yung ginawa ni Jesus. At siya daw ay nagulat lang, nagalit lang, bugso lang ng damdamin daw, okay? At ang dahilan daw, okay, ito yung mali ha, sabi nila, kasi itong mga nagbebenta, mali-mali yung benta, ganun daw. Wala sinabi dito, di ba? Ngayon, so, i-analyze natin, bakit siya nagalit? So, una sabi dito, mga nagbebenta, mga money changers, masama bang mag-change ng money? Hindi naman, okay? So, ano yung masama dito? So, tignan natin lahat ha, para makuha natin. Kasi importante ito. So, ito ay i-adapt natin sa church. Kasi the church building, sa panahon ngayon, sa atin ngayon, sa bahay lang, pero dito. So, sa church natin, bawal ang magbebenta. Okay? Ang church. Okay? Magbebenta yung church. Ngayon, kayo, magbentahan kayo, huwag nyo naman gawin dito, okay? Huwag naman nyo ito ganyang gawin, okay? Kaya sabi dyan, so, tables ng money changers, nag-sold ng doves, sabi dito, dapat panalangin to, bahay ng panalangin, pero kayo naman ay parang, ano yung den? Den. Sinabing den, yan ay parang pinag... Pag den kasi, parang den of lions, ano yun? Sabihin, parang kulungan or doon naglalagay yung mga... Pag den of lions, yung mga hayop, okay? So, mga lions. Okay? So, pag den of thieves, ano yun? Doon sila nag-gather. Okay? So, bakit may ganun? Pero kasi sa... Kasi nga, minsan, sentro ng nakawan din, di ba? So, sa atin, ano yung place ng nakawan dito? Kaya po. B.I.R. atan. Pero minsan, parang ganun. Kasi... Gobyerno minsan eh, no? Anyway, especially dito, mas masama. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoon eh. So, ang church talaga, ang place of worship,
dapat ang iniisip mo lang dyan, worship, hindi yung kikita ka, especially pag ikaw na yung church, di ba? Or ganun din, minsan, pag maraming tao, yung iba, magbasa mantala, pambira, ilang beses nagkaroon sa amin niya, sa church, no? Ang unang kakausapin, yung pastor pa, di ba? Eh, pag hindi yan yung pastor, kapayag yan. Tapos magkakakitaan yung iba, pag pinagkakitaan na, magkakatisura na, ano na, ano mangyayari? Nabastos na yung gawain. Alam naman natin, sabi sa Bible, for the love of money is the root of all evil. Tapos sa church mo gagawin mismo. So, kaya dapat maintindihan natin kung bakit galit na galit ang Panginoon. Okay? Maintindihan mo natin yun. Hindi ito something na ano lang, na huwag gagawin yan. Hindi. Dito lang siya na-record na nagalit ng ganito. Okay, later, magagalit siya. Pag inusgahan niya sa end times, ha? Okay? Galit doon siya. No? Pero dito, sa earthly ministry niya, ito lang yung nakita natin. Nagalit na galit siya. Okay, madala siya ay minsan, nag-preach siya. Siyempre, pag-preacher ka, napapasigaw ka. Diba? Hypocrites, 23. Malapit na tayo doon. Macho. So, galit din siya doon. Pag pinapagalitan niya yung mga disipulo niya, wala kayong pananampalataya. Medyo galit din siya. Pero dito, hindi basta-basta. So, tandaan natin to. Okay? Dahil dadaanan pa natin sa ibang pagkakataon. Pero nasa macho na tayo, tatambusin natin to. Nagalit ang Panginoon, si Jesus mismo, dito sa lupa. At dinemonstrate niya, hindi siya katulad ng mga politician niya na ayaw magalit kunwari, di ba? So, lagi sila, uy, kailangan ako'y makitang parang asensyo. So, lagi, okay? Okay naman yun, pero kahit sa lahat ng bagay ba? Hindi. Marami yung mga hipokrito rin. Hindi alam yung Bible. Anong gagawin? So, lahat tinatanggap. Kesyo tinatanggap yung bading, tinatanggap yung ano-ano, pati komunista, di ba? Tinde, di ba? Yung pala, hanggang huli, mabalitaan natin, nakikipagkunsabahan din. So, ganun eh. Mga religion, nakikipag-ano sila. Nakikipag-compromise din. So, marami sa mundo na masama. At dito makikita natin, isa to sa mga napakasama nangyayari sa place of worship. Itandaan niyo mga bata, lahat ng pinag-aaralan din sa Bible, totoo to. At pag-isipan niyo ng mabuti. Okay, kaya nga ako naman, ang trabaho ko is i-interpreto ng maayos at i-deliver. Okay, so yun ang sinasabi dito. Bawal, masama. Okay, masamang magbenta sa church. Okay, whether yung church ang nagbenta, binenta yung church, sa place of worship, sa time of worship, o sa medyo near, okay? Sunday, gagather kayo dito, nag-networking ka pa. Bira naman. Okay, ibang network gawin natin dito, discipleship, okay? Tapos sa labas tayo mag-network ng mga ano, maligtas, okay? Pero hindi, hindi yung pagkakakitaan tapos, bira, ano. Okay? So, yun na po yung kwento na yun. Ano bang dapat natin? Dalawang verse lang eh. So, naintindihan nyo ba yung galit ang Diyos pag pinagkakakitaan ng kanyang salita? So, siguro pwede natin ipasok dito. Bakit nga bang church minsan? Bakit ano? Bakit pinagkakaguluhan minsan? No? Nagkakapira bang church? Pinagkakapira ba dyan? Yun nga yun, di ba? So, kaya isa yan sa ano? Pag-aralan natin, kanina sinabi, is the love of money is a lot of faith. Totoo yun. Kaya nga sinasabi ni Peter, no, na, ang sabi doon, not as lords. Okay, pag ikaw yung pastor, lead mo lang sila, hindi mo sila pagkakapirahan. Okay? So, kasi ibig sabihin, nagkakaroon din talaga. Pag talagang lumaguyan, okay, nagtiwala yun sa lingkod ng Diyos, siyempre, saan nilalagay? Tapos, hindi nagsusugal, hindi umiinom, hindi magabong ano. So, nilalagay yung pera nila. Yun ang totoo dun eh. Kung dumating dun, di ba? Doon hindi agad basta-basta yun. Okay, saka na yan. Okay, mamaya, bigyan kayo ng time. Tanda mo lang ha. Okay. So, yan. So, ang church, pinagkakapirahan ngayon, ganun. Kaya minsan, bakit nagtatalo sa doktrina rin? Kasi yung influence over people. Hindi, ano, yung mga pastor na medyo maliin mo lang,
freak out na. Samantalang pwede nang pag-usapan. Pag-usapan natin ano ba yung tama dito. May ba tayo magkatalo? Okay, may mga ganun kasi kesyo yung pala influence ng pinag-aagawan. Okay? At tayo dito, mga tao minsan, di ba? Sinasubdue yung tao at yung ibang ano ng palataya, okay? So, ano pa? So, antika lang, ito yung merong sinasabi dito, iba, bakit nga ba merong money changer sa temple? Okay, ganito po yun. Sa Old Testament, nagtatites nga sila, di ba? So, may mga tao na medyo malayo yung pinanggalingan, yung iba naman, ibang trade. Pero karamihan talaga sa kanila ang trade, syempre magtanim. So, pag umani ka doon, kitang-kita mo sa Diyos yun, di ba? Yun ang maganda sa pag-ani, talaga eh. Doon sa atin, ganun din. Pero sila, especially, kasi pag hindi dumating ang ulan, medyo sinalot sila. So, alam nila, ang Diyos ang may gawa nun or pinahintulot yun. Okay, so, kaya, nag-reduce sila. Pag kumita sila, talaga umani, marami. Okay? Kaya, ang kautusan is, kung ano inani nyo, bigay nyo yung ikapo sa House of God. Para meron namang, syempre, ang House of God, may tagapaglingkod din doon, may mga gastusin din, syempre, kailangan may pumapasok. Okay? So, yun, bakit yung money changers? Kasi nga, yung gabentahan na yan, okay? Pag kailangan ko ng tupa, kailangan ko ng ganyan, papalitan na yan. So, again, hindi yun masama, pero ang nangyari dito, doon na mismo nilagay sa church o sa temple. Pwede naman medyo malayo. Dapat talaga malayo. Okay? Kasi nangyari, parang kasi dito yung mag-worship eh. Dito na tayo mismo mag-ano. Hindi na sila lalayo. Mga ganon. Pansin nyo ba yung sa LTO na lang pag pumunta ka. Ultimo ballpen. No? Andun. Kasi alam nila yung tao, makakalimutin, pupunta doon, walang ballpen. So, hindi naman masama, di ba? Pero, nagtutumpok sila doon. Okay? Ano pa? Again, sa markets, hindi masama eh. Pero pag sa church na, hindi na naghanda yung tao. Kasi, madali tayo, punta tayo sa church. Hindi ka naghanda ng tubig, okay? Nabili tayo dun. May kumita, di ba? So, again, hindi masamang kumita, pero pambira, huwag naman natin sa church. Yung iba dyan, may Starbucks, okay? So, alam natin Starbucks, minsan nag-Starbucks sa Starbucks din tayo, ha? Minsan-minsan. Yung kapastog. Huling Starbucks namin, nag-meeting kami. Okay lang yun, pero nasa labas kasi ng church yun. Eh ngayon, ultimo, ano ba yun? May patay? Funeral. Mayroong Starbucks na rin. Yung medical city, yung tawag dito sa Makati Med. Ito yung may Makati Med ngayon. Siyempre, mga tao, ando, may pera. Tapos yung mga doktor, gusto, sige, confine ka na, may card ka naman. Eh pambira, kompleto, may Starbucks, may Pizza Hut. May ano tayo, pancake house. Mga social na ano. Mayroon din ano, mini staff. Okay. Again, okay lang yun sa hospital. Pero sa church, ang dapat dito, naghahanda tayo pagpunta natin, handa na tayo mag sumamba, di ba? Mag-worship. At handa tayong makinig ng salita ng Diyos. Okay? Ang nangyayari, pag hindi tayo handa, hindi ka handa sa bibigay mo, sa offer mo, no? Wala, ibig sabihin, wala yung paghahanda, kahit sa ang bagay na pag walang paghahanda, nakakatamad. Diba? Okay. So, yun. Sige, anong question mo, anak? Kalimutan mo na. Sige, tuloy tayo, ha? So, tandaan nyo lang yan. Sa church, walang bentahan. Ay, hindi natin gusto, magalit sa atin ng Diyos. Ngayon, pag may mga baguhan, alam mo na. No, tanong. Ibig sabihin mo sa mga pare kahit yung store ano malapit sa church. Yun nga, pag kung store malapit talaga sa church, eh kung nakatali natin, nasa bahay tayo, di ba? Hindi natin pwedeng palisin yung, hindi ganun, okay? So, pero yun nga, hanggat maiiwasan, tayo mismo. Huwag tayong andun ka sa church, kikita ako ngayon. Okay, yung mga naglalako, ewan, wala tayong ano eh. Wala tayong gagawa dyan, okay? Okay, ano ba?
Wala nang question? So again, ito, tandaan nyo, pag nag-aaral ng salita ng Diyos, kung napansin nyo, para yung maturity talaga na andun sa atin, iwasan natin maging legalist nga. Pero minsan, okay lang din yun eh. Yung iba kasi, depende kung ano yung tingin mo sa legalist. Pag sinabing legalist, parang, uy, sinasabi mo, mali ito eh. Meron naman talaga tama't mali. Okay, so saan nagiging masama na? Okay, baguhan. Okay, hindi marunong magpalda, for example. Eh, alam mo sa Bible, sinabi sa Bible, ang babae, palda, lalaki, pantalon. So, huwag mo nang banatan, bayaan mo si pastor, okay? Yung mga ganong aral. So, ganon din yan. Pag networking, sabihin nyo lagi sa pastor sa bahay, konti pa naman tayo. Pero kayo, dapat maintindihan yung mga principle, okay? Okay. So, ngayon, hindi natapos dun eh. So, nakita nga nilang mga Pharisee, yung response kay Jesus, at siya'y pinupuri na, di ba? Nung pagpasok niya, glory to the highest. Hosanna. So, may mga ginawa pa siya lalo, no? So, ginagawa naman siya sa ibang place. So, sabi dyan, and the blind and the lame came to him in the temple and healed them. So, gawain niya na to. So, again, di tayo nagpapagaling dito, pero pwede natin pag-pray. At tama lang na pag-pray. Kung meron tayo kanina, sino pinag-pray natin? Si Mother. So, bad. Sa anong kalusugan mo? Okay, okay naman niya. Kuya. Okay lang yan. Sa balance lang, bad. Sabi ko, kahit saan, balance. Hindi natin kayang, ano eh. Minsan, mali tayong decision minsan para pag ano, pag yun ang promise namin. So, kanina, ano lang kami, tatlo lang kami. Pero okay naman, mag-discuss. Apat pala kami, so. Ano pa? Okay, ang Panginoon, gawain niya, magpagaling. So, we are being reminded here na pag may sakit ka, ang sakit, minsan hindi mo alam kung saan magagaling, paano gagaling, andiyan ng Panginoon para magpagaling. Amen? Kain niya yan. Kontrolado niya yan eh. Okay. At dito, mga lame pa yan, ah, blind. So, hindi yan basta-basta. Okay, ngayon, ganito. So, politika ulit, politika. No? So, I mean, the chief priests and scribes, again, sila yung mga mataas ang posisyon sa religion nila. So, the wonderful things that he did, may mga gandang ginawa si Jesus. Nagpagaling, nag-preach, ano pa? Siya'y pinuri ng tao, no? At least, panandalian. Ano nangyari dito? Ay, natuwa ba sila? Interestingly yan, ha? Baliktad. So, sabi dito, wonderful things yung ginawa. Bakit ka magagalit? Pag sinabing displeased, ano yung sabihin displeased? Pag sinabing pleased, nasisiyahan. Ano yung displeased? Nabuibuisit, di naisiyahan, di ba? So, tingnan natin dito, kahit tayo, tingnan natin bakit tayo, kung may nangyaring isang bagay, kung may blessing si kung sino man yan. Uy, may blessing siya. Sasabihan mo naman sa'yo, hindi naman ano yan. Ayun. Matuwa ka lang, no? Kahit pa alam mong hindi nagtatapat, minsan yun ang nakakasal kasi, no? Pero hindi mo nga alam, baka sa isang bagay, nagtapat siya, kaya siya binigyan. Or, pwede naman, ano, saka na siya, alam mo na ba, sana magmatuto siya lagi, no? Makita niyo, ang Diyos pala, napakabuti. Ba't di ko ibabalik sa kanya yung pasa kanya, di ba? So, huwag mong kaingitan, darating rin sa iyon. Pero dito, hindi naman blessing ng pera to, eh, di ba? Mas matindi to pag galang ng maraming tao. Alam niyo itong mga to, kaya yung mga chief priests, kahit sa panahon natin ngayon, kaya naglilingkod yung iba dyan, alam niyo ba yun? Yung iba naglilingkod, hindi para ano minsan sa Diyos eh. Naglilingkod dyan para may masabi yung tao sa kanila. Ay, alam niyo yan, mga adult, mga bata rin, minsan mga bata pa eh. Alala ko nung bata pa ako, nung high school kami, pagalingan na rin minsan, papormahan. Yung ibang di magaling sa academics, sa iba na magpapapoma, sa basketball, sa CAT. Wala, ganun ang tao. So, hindi ibig sabihin naglilingkod dyan, ay naglilingkod talaga sa Diyos. Okay? So, makikita natin, ganun exactly ito. Bakit ka magagalit sa isang gawain at saka sa isang lingkod ng Diyos, ng kung saan ang Diyos ay natataas, iba yung puso mo, nasa ibang lugar. Mali. Mali yung posisyon ng puso mo, wala sa tama. Okay? Okay, so, madalas din yan sa Facebook na naman. No? Kasi alam nyo naman ang Facebook. Andun yung tao eh, okay? Andun yung interaction eh.
So, yung mga churches na minsan nag-aangkaingitan, yung iba naman ay nag-isilaan din. Marami rin kasilaan talaga. Minsan, yung iba, kailangan mag-warning. Okay? So, okay lang din yun. Pero yung iba ay halata mong nahingit lang. So, hindi tayo dapat ganun. Amen? Ngayon, so, anong ginawa nila dahil sa kanilang kaingitan? Nainggit sila eh. So, maraming ka pwedeng gawin pag nainggit ka. Pwede mong siraan. Okay, pwede mong salip na praise the Lord ka. Ay, wala lang. Ganun, di ba? Ay, nag-church kayo dyan? May church kayo dyan? Oh, amen. Punta ka. Hindi pa sa akin yan. Ay, ganun. So, anyway, so, ang ginawa niya dito, anong ginawa dito? They and said unto him, hearest thou what they say? Okay, parang sinasabi, uy, sinasabi siya, ganyan, okay ba yun? Parang style niya, parang kinukonsensya ka, di ba? Na ikaw na mismo yung magsabi, mali yan ah. Okay? Tama ba yun? Kasi alam natin, ang pagpupuri ng tao, minsan masama. Okay, dapat ng glory sa Diyos. Okay? So, kaso, si Kristo ay Diyos. Yun ang di nila naintindihan. Kaya sinasabi siya, parang ganun sinasabi, nakinig ba yung sinasabi ng mga yan? Okay? Kaya nasabi ni Jesus, sabi dito, yea, have you never read out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? Ano yung sabihin nun? So, sa Tagalog, literally, sabi dyan, hindi mo ba nabasa, sinabi sa Bible, out of the mouth of babes, okay, yung mga babe, ito yung mga pag-aralan natin ng kailan ba to? Noong ating preaching, di ba? Yung basics, di ba? As newborn babes, these are the sincere milk of the word. 1 Peter 2:2. So, ang sabi dito, itong mga mananampalataya sa Panginoon, kahit bago pa lang sila, tama ba yung pagpuri nila? Eh, sabi, perfected praise. So, minsan, ang mga bata, basta maayos yung preach mo, pagtuturo mo, naintindihan na si Kristo ay Diyos. Lahat ng glory, deserve niya. Okay? Kailangan ba natin mag-hold back? Huwag ka masyadong magsamba. Huwag ka masyadong araw. Huwag naman linggo-linggo ka mag-church. Huwag naman puro aral ng Bible. Di ba? Parang nausobahan. Aasarin ka pa po sa susobah ka sa langit. Yung mga ganun. Pero sinasabi dito, parang inayuna ng Panginoon yung pagpupuri sa Kanya. Again, another proof na si Kristo ay Diyos. Okay? Ang tao ay hindi dapat sambahin, pero siya, nire-receive niya yung worship kasi siya ay tunay na Diyos. Okay? Tandaan niyo yun, ha? Si Jesus ba ay Diyos? Okay, tandaan niyo yun, ha? So, sabi dito, yung mga baguhan pa, sila yung nagtama. Yung tama yung kanilang praise, pagpupuri. So, ano ginawa niya ngayon? Nadiiniwanan niya na. So, minsan, anong gagawa natin? Pag mayroon tayong mga detractors. No? Yung mga, sabi, ups, hindi naman totoo yan. Diba? So, may mga ganun eh. Kahit ginawa mo na, katulad natin, inaral natin yung Bible, saka natin preach. So, hindi tayo kapareho lang nung iba na basta lang may masabi. Basta may church, okay na yan. Diba? Marunong na tayong magkantahan, mag-preach kunwari, okay? Church na rin. So, hindi ganun. So, pero ganun yung iba. Okay? Ngayon, pag sinisiraan tayo ng mga iba, ano gagawin natin? Yung talaga yung maniwala, kasi may free will tayo, eh, okay? Hindi tayo Calvinist. Mayroon tayong free will. Nainiwala tayo na pwede mong piliin, kahit makita mong tama isang bagay, automatic ba yun? Susundin mo yun? Hindi, mamimili ka pa rin. Naalala niyo ano? Spirit, soul, the mind, and the heart, the emotion, and the body. So, magsasabi yung mga yun, gawin natin to, gawin natin yan. Pero ikaw pa rin yung mamimili, bandang uli. Kaya hindi laging ginagawa ng tao ang tama. So, nakita na dito, may ayaw maniwala sa kanya, iniwanan niya. Okay. Ganun yun. And he left them and went out of the city into Bethany and lodged there. So, tuloy natin. Now, in the morning, as he returned into the city, he hungered. Okay? So, ang Panginoon sa kanyang katawang panlupa, nagugutom siya. Ang ganda to. Ito yung illustration. No? So, nagutom siya. So, naturally, pag nagutom ka, anong gagawin mo?
Maghahanap ng pagkain. Okay, tama yun. Alam, sabihin nyo kakain eh. Gusto pa naman natin medyo ganun. Ang dali na, accessible ang pagkain kahit nasa abutan. Makakain ka, no? Pero sa panahon nila, hindi ganun. No? Wala ka dyan ng malayo. Paano pa kung hindi ka nakapaganap pagkain? Kaya ngayon, ang isa sa mga diet ng Panginoon, tsaka ng kanyang disipulo, kung ano lang makita sa kalsada, no? Hindi nga kalsada eh. Okay, so may nakita, pero may nakita siya. So, fig tree. Nakakain na pa tayong ganun? Hindi pa. Yung dragon fruit yung nakita ko sa maan eh. Pero parang ganun daw yun eh. Narami rin buto. Okay? Okay, so anong ginawa niya? Siyempre, naghanap siya ng pagkain. Kaso, puno, walang bunga. Okay? So tama ba yun? May ganun ba? Wala. Meron. Pero hindi tama, di ba? Design yan, yung artist natin, nagbubunga na. Nakutulang ko na naman yan. Nakakuha ba kayo, Van? Ilan? Masarap? Ang lapit lang dyan, eh. Mababa lang. Tapos, hilahilang sa bigas. Okay. So sabi dyan, but leaves only. Okay, so ang puno, tama na may leaves. Kaso, dapat may bunga din. Alam nyo yung basic science yun, diba? Pinag-aralan nyo. Yung leaves, para mag-produce ng food. Okay? Baliktad. Flower muna, diba? Tapos yung flower, pag na-fertilize, magiging fruit. Yung fruit na yan, may seed. Para yan sa mga makalat ulit, diba? Yung mga fruit-bearing tree, ay yung fruit, ay may buto at yan ay kakainin ng tao or hayop para matanim ulit yung mga ano. Isa yan sa mga silbi ng puno. Okay? Pero pag walang bunga ang isang puno, ano? Matuwa ka ba doon? Oh, ito, bagay ito, hindi ko dinidiligan to. Pero yan, laki. Lago eh. Nakakatuwa yung may bunga. So, anong lesson natin dito? So, sa isang Kristiyano, hindi maganda yung walang bunga. Okay? So, lahat ng Kristiyano dapat nagbubunga. Ngayon, yung mga bata, ang pinakabunga nyo na lang, matuto kayo salita ng Diyos. Okay? Pag sinabing, children, obey your parents in the Lord. Diba? For this is right. Ephesians 6:1. So, pag sinusunod nyo yun, para kayo nagbubunga. Pero, ang sinasabi kasing bunga talaga ng Kristiyano, another Christian. So, yun ang maganda yan. Pag medyo matured ka na, kinain mo na lahat ng inaral mo na yung sa Bible ng kailangan mong malaman. So, ano pa? So, lahat yan ay papunta sa kalooban ng Diyos na maligtas ang karamihan ng tao, halos lahat. Kasi hindi nga nangyayari. No? Pero still, bunga ka, magbunga ka, magbunga ko. So, kahapon nga, nakaisa lang ako. Pero, yung isa, mukhang okay. Sana, taga-Pasig nga lang. Pero sana, mukhang ano eh. Tumantuwa siya eh. Nag-iisip na ako siyang pakamatay eh. Pero bata pa ito, pangkad eh. Sabi ko, magkakasundo kayo ni Brother James. Nagkataon. Nagalaro siya eh. Okay? Pagin natin. So, okay. So ngayon, ang nangyari dito, okay, said to it, let no fruit grow and the hands work forever and present the fig tree withered away. So what happened here? Inanapan niya ng bunga, walang bunga, puno, walang bunga. Okay? Ang ginawa niya, kinurse niya. Wala kang bunga, ha? Huwag ka na magbunga. Simula ngayon, huwag ka na magbunga. At nag-wither. Ano yung wither? Natuyo. Natuyo. Okay? So, anong lesson na naman dito? Again, nasabihin naman tao, eh, ba't nasa Bible pa to? Bakit si Jesus parang napaka... Pwede mo sabihin, ang Panginoon ay... Napaka tawag dito. Walang pasensya, ganun ba ang Diyos sa palagay niyo? Hindi, sabi ng Panginoon sa Bible, He is long suffering and is not willing that any should perish but all should have come to repentance. Yan ang gusto ng Diyos. Eh bakit napagdiskartahan natin yung puno? So again, yung mga gantong tagpo, may lesson po yan. Okay? So anong lesson dito? Kahit hindi na in-explain dito, marami ng preaching dito ang explanation niya sa mga Kristiyano dapat magbunga. Pag hindi ka nagbunga at expected na sa'yo, nasa wastong gulang ka na tapos hindi ka nagbubunga,
Minsan niya, sabi niya, putuli na yan. Mabira na. Putuli na yan. Nakasayang nutrients eh. So, pero totoo yun, actually, kahit sa mga halaman daw, may mga halaman na hindi maganda. So, mas maganda pang putulin mo na lang, magtanim ka na lang ng bago. Magbongkal ka ulit. At makakaasa ka naman na maaaring yung next na puno na bubunga dyan, magandang puno. At hindi masasayang yung effort mo. Okay? So, ganun din sa mga Kristiyano. Ngayon, ang expectation sa atin, ano, habang nakaupo ka dyan, nag-aaral ka, hindi ka lang nag-aupo, nakaaral forever. Okay? Ngayon, inaaral mo yan, ginadjudge mo yung pinapangaral sa'yo. Anong gagawin mo dyan? Aralin ko lang, mga bata, ganun, okay lang. Pero habang tumatanda kayo, ma-realize nyo na lahat yan ay may kabuluhan dapat sa buhay nyo. Okay? Tanda rin kayo. Sa inyo i-apply salita ng Diyos, hindi yan kwento lang. Una, maligtas ang iba. Pagkatapos silang maligtas, ma-disciple, magbigay sila ng glory sa Diyos. Okay? So, at pag hindi nangyari yun, paano? May pagkakataon ng Panginoon ay mapupundi sa'yo. Anong gagawin sa'yo? Ayaw mo magbunga, huwag ka na magbunga. So, yun yung sa mga nakakalungkot. At ito ay actually, okay? Saan na ba yun? Later dito, ha, pupunta siya sa, maa-apply niya yan sa mga Pharisee, saka sa mga Udyo. Okay? Yan na. Yan, no? So, dito sa, dito, bandang 40, sabihin dyan, therefore, dito muna tayo dito. So, meron naman siya dyan. Another parable, again, sa pagtatanim. Okay? Kaso, yung mga nagtanim, di na pagkatiwalaan. Later, ang sabi dyan, kayo yung sinabi sa Bible na dapat kayo nagbubunga, naglilingkod sa Diyos, hindi kayo naglilingkod, ano gagawin sa'yo? Papatayin kayo. At kayo ipapalitan ng Diyos. Yung mga Hudyo, kasi yung Hudyo ay piniling tao ng Diyos in the past. Hindi sila nagbunga. Parang itong tinitingin natin dito, hindi nagbunga. Puno, hindi nagbunga. Anong gagawin ko sa dyan? Ang sabi niya dyan, papalitan ko kayo. Okay? So, yun nangyari sa fig tree. So, again, ito yung pwedeng lesson sa mga Kristiyano na matakot ka sa Diyos. No? Pinapangaralan ka, sabi rin doon sa Hebrews. Diba? May panahon na dapat kayo na yung nagtuturo, tapos tuturuan pa kayo. Diba? Ang hirap ng ganun. Diba? Tulad yung mga bata. O, Stephen, huwag mong, ano ba yung mga sinasabi mo sa mga maliit na bata? Huwag kang maingay, yan. Diba? Sa mga bata, medyo maintindihan mo pa. Kasi nga, tinuturuan pa lang siya, maliit pa lang eh. Pero pag malaki ka na, yun at yun pa rin, hindi nakakatuwa, diba? So, ganun din sa trabaho, kahit saan. Natanda ka na, okay, may pamilya ka na, tapos anong lesson sa akin? Maging masipag, umisig na maaga, okay, para may ma-accomplish sa araw. So, tuloy-tuloy yan. Hindi yan na... Okay? Kung tayo ay mga Kristiyano, magbunga tayo. Amen? Paano tayo magbunga? Mag-take ka ng nutrients. Mag-take ka ng nutrients. Bumuelo ka, okay lang yan. Bata ka pa eh. I-absorb mo, pag nasa church ka na rin lang, makinig ka na. At mag-concentrate ka, prayerfully, Lord, ano kaya yung dapat kong matutunan, then magbubunga ka pag laki mo. Okay? Ano ba? Question? Wala. Okay. So, ngayon, hindi pa natapos doon. So, yung kwento hindi natapos, napansin ng mga disipulo. Okay? Kaya alam natin na special case to at especially may gustong ituro ang Panginoon sa atin kasi again, miracle to eh. Hindi naman pwedeng huwag ka na magbunga. Well, siyempre, pag kung alisin mo yung bark, di ba, yung ginagawa dyan, pag ayaw mo na gusto mo mamatay yung puno, alisin mo yung bark. Hindi, ang Panginoon, una, kiddos lang niya, salita lang niya. Pangalawa, ang bilis na tuyo. So alam natin na mayroon siya tinuturo dito, kaya na, sabi nito, they marvel, doon ay marvel. Namangha, nagulat. Kasi hindi normal yun. Siguro kahit dapat ilang mga araw lang yun, eh, wala ka nang pinutol eh. Bakit nga? Kaya sabi dito, ang bilis, no? How soon is the fig tree withered away? So, di nila makalimutan yun. At tayo, as we study this, dapat ganun tayo. Okay?
Tandaan niyo yan, pag may nakinig kayong Kristiyano, okay? Yung kausap ko rin kahapon, parang ganun, si Kuya Michael. No, medyo nasa 40 na siya. Pero mukhang, ano, pag tinitingnan ko, mukhang 50 na eh. Anyway, dati daw siya naglingkod sa Diyos, okay? Pero mali yung gospel na tinanggap niya, pero inapaliwanag ko, ayaw pumayag eh. Anyway, tagal ko dun eh. But anyway, sabi ko siya sabihin, yun, so, makikita mo, pag hindi ka nagbunga, yun nga, nakita ko, yung doctrine palang mali na, bagay, kasi yung pastor niya, ganun yun, Pentecostal. Wala, nangyari. Puro siya kwento, dati ganyan kami. Dati ganyan kami. Ngayon po, saan po kayo nag-church? Hindi na ako nag-church. Ano pa nangyari? Kasi concentrate na ako sa trabaho eh. Alam nyo, mga bata, yung pag-aaral nyo, yung trabaho natin, hindi yan dahilan. Good night, di naman tayo mag-church ng isang araw, di ba? Kahit Linggo nga lang, isang araw na rin. Pero still, 6 days, magtrabaho ka. Ayaw nga, 5 days lang. So, hindi excuse siya. Pag naisip mong excuse yan, hindi yun, mali ka nun. Talagang nag-excuse ka. No, hindi yung tamang dahilan. Na mawalan ka ng time sa Diyos, eh, kailangan mo rin to, mas importante nga ito eh. Diba, wala pala akong relos ah. Tama ba yan? Tama, okay. So, hindi excuse yun. Pag ikaw eh, sinumpanan ng Diyos, anong mangyayari sa'yo? Sabi natin, ligtas ka pa rin. Katulad ni Kuya Michael, parang nandun siya eh. Parang tinitingnan ko, parang may tama rin. Tinanggap daw niya si Jesus eh. Kaso nga, parang iba yung ano. Sabi niya, kailangan gumawa ka pa rin. Hindi pwedeng ano. So, maraming ganyan. Maraming ganyan. At parang yun nga, pride na lang yung nag-ano sin, ayaw mong turuan ka. Kasi nga, tinuruan ka ng mali, tapos ayaw magpasabing mali ka ngayon. Ang tagal ko ng Kristiyano. No, parang mas lalong napapasama eh. Kaya tayo dapat solvein yung attitude natin. Yung nga, maganda naman doon. Nakatamad din ako hapon eh. Sabi ko, nakatamad na. Pero buti, pinush ko yung sarili ko. Yun nga, ang ganda nung rin si Kevin na tuloy-tuloy. Hindi ba depressed? Okay, so pwede mangyari yun ha, especially kayo, mga anak ng pastor. Oh, ayun, ako ng pastor, sigurado, maayos ako pag like ko. Hindi sigurado. Pag hindi ka sumusunod, ano, wala kayong pinagkaiba sa ibang tao. Meron din sarili kayong will, pagpapasya. Pag hindi nyo pinagpasyahan, yung tama, anong pipiliin ko? Okay? Hindi ka nagbunga. Paano ka magbubunga? Kung nandito nga, hindi ka naman nakikinig. Diba? Iba iniisip mo. Wala. Walang ganun. Wala tayo pare-pareho ng pinagsimulan. Hindi pwede yung, ano. But anyway, kaya tuloy-tuloy niya pagbasa yung Bible, ha? Ano pa? Next na natin to. Kasi medyo iba na to eh. Pero medyo makaduktong pa to. Okay? Pero may natutunan ba kayo? Amen! Importante, nakadalawa tayong principle. Walang bentahan sa church. And then, pagbubunga. Later, matatakil din natin sa ibang part pa. Importante yun. Sige de. Hindi ka ibig sabihin niya rin yung tao. Dapat mga anak yun. Mga anak ng... Galit niya siya doon, hindi nag-aasawa. Ah, okay. Tingnan na. Actually, pag physical, yun. Totoo rin yun. Actually, sinabi din sa Bible, it is not good for a man to be alone. So, dapat may anak talaga. At sabi doon, multiply. At yun, sa Old Testament, laging ang pag sinasabing bless, ang laging kaduksong noon, marami kayong anak. Okay, yung ano nyo, pag marami kang anak, ang ano nun, blessing. Pag wala kayong anak, barren yung mga babae, walang anak, di magkaanak, ano yun, reproach. O pwede rin yun nga, pag kinurse kayo, okay? So, sign yun ng curse ng Diyos. So, medyo sa ibang bansa, ganyan na ngayon. Sa Japan daw, talagang isa yun sa mga ano nila. Biologically, kaya naman nila, kaso ayaw. Mga torpe daw yung lalaki. Ano pa?
wala na, hindi na socially, ano, parang bading, nakain bading. Paano mangyayari sa atin yan? So, kumukunti yung population nila, pwede ba yun? Ang normal na, ano, pataas yan kasi mag-asawa kayo, mag-anak lang kayo ng tatlo, dumami na kayo, di ba? Mamatay kayong dalawa, may kitinalit kayo sa sarili nyo, tatlo. Yan ang normal eh. Paano anak mo, isa? Di ba? Dalawa. Isa, wala. Puro katabaho, inipon mo, para saan? Para makapag-travel ka. Anong tinabel mo doon? Mall, bundok, beach. Mayroon din sa atin yan eh. May iba, ganun eh. Nakapunta ako sa Europe. Ano meron doon? Building. Eiffel Tower. Matagal na natin nakita yan eh. Ako nga, naalam nyo, nakapunta na ako sa Statue of Liberty, sa Taj Mahal, hindi na sa 3D. Street view. No? Nakita ko na yung ano, naikot ko na yun eh. Pati ilalim ng tubig. Pinipicturean nila yung 3D. So, ganyan ang technology ngayon. So, bakit kailangan mag-gumastos? So, kung mayroon naman tayo ginagastos, dapat yung may kinalaman sa gawain ng Diyos. Diba? Huwag tayo napunta doon. Sa bunga. Ano ba yun? So, yun. So, dapat tama yun. Tinatanong pala ni Daddy na, ano, na sa pagiging blessed, no? Ang anak. Tama yun. Dapat mag-anak talaga. Yun ay, iba naman takot. Kasi baka maghirap tayo. Magsipag ka. Ganyan lang yun. Gumawa ng kalokohan. Hindi mauubos ang trabaho kasi habang may tao rin, may kakain din, may magtatrabaho, may kailangan ng servisyo. Paikot-ikot lang yan. Hindi nga ubos yan. Ay, mawawala ng trabaho, mag-automation daw. Sino ang maintain ng mga robot? Ganun din. Ganun pa rin. Okay? Sige, ano na tayo? So, anak, question? Ganda ng Bible. Ngayon yung matutunan niya dito. Ano yan? Ngayon, tinutukoy niya yung bunga. Yung ano? Yan yan. Nasabi ng daddy kanina, pwedeng yung anak. Ano ng buto o ano? Eh, yung buto, yung pag nagkakalak. Ano, nagbe-bear ka talaga ng anak? Obviously, ang Bible kasi, spiritual book. Okay? Pwede mong i-apply yan sa literal, pero hindi pwede sabihin walang application niya na spiritual. Okay, diyan nagkakamali yung iba eh. Nahinto ka lang sa physical. Di, pag meron na tayong physical, okay, hindi. Laging ang target niyan, spiritual. So, kaya nga in-explain ko sa kanina, yung tama rin yung magbunga ka ng anak, pero ang mas magandang application niya sa Kristiyano, dapat magbunga ng ano yung mga fruit of the spirit. Siyempre, yung love, peace, joy, long-suffering. Pero, hindi lang yun. Obviously, kailangan mong mag-produce ng another convert. Okay? Marami rin maligtas para sa kalunati ng Diyos. Ibig sabihin, loko-loko yung ano, sa literal lang. Ano? Loko-loko? Hindi naman. Sa literal lang, hindi naman. Pag huminto ka doon, mali yun. Hindi, yung ano, yung pati pa pag nag-aaral ng Bible, yung sa literal ka lang magpe-face. O, pag literal lang, mali yun. At diba? Saka tinuturo mo sa ibang tao. Oh, mali yun. Okay? Okay na? So, mali yun. Dapat lagi may spiritual application. Ang mali naman sa'yo, sobrang spiritual, hindi naman yung sinasabi, nasabihin mo, ganun. Ngayon, kung eksakto yun sa context, di ba? Context, wala naman siyang malamang. Pwede yun. Kasi malalim ang Bible eh. May mga first degree, may secondary application, minsan may tertiary application pa yan. So, kung hindi ka naman lalagpas doon, okay yun. Okay, so tutuloy natin to next week. Men, wala nang tanong? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa Matthew 21, Panginoon. Pangalawang part, nakita namin, Panginoon, ang paano sinambaka, Panginoon. Kayo'y rapat-dapat sa pagpupuri namin, Panginoon. Kung may mga naiinggit, Panginoon, we just continue with our lives. Alam namin ka, rapat-dapat ka. So, we just continue and yung iba dyan ay maligtas din, Panginoon, na
binigyan niya ang pagkakataon, maligtas niya silang gawaan niya, pulay sila. Ganyan din po sa aral dito na sa church namin, nagalangin namin ang inyong panambahan, ang inyong tahanan, Panginoon, kung saan kayo nangunguna at kayo po niya kumakausap sa amin. Ito hindi namin gawin business, Panginoon. Maging cheap ang panambahan dahil ang iba, pag kayo po'y nag-isip na ng mali, na nagmahal sa pera, Panginoon, ay bastos ang tahanan. So, huwag ko kayo magalit sa amin. Hindi kami gagawa ng kagagalit yung Panginoon. Maintindihan namin ito, Panginoon. Mabagay ito, Panginoon. Kung alalati, ingatan niyo po bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.